wonderful morning, wonderful day. Thank you for giving us another day to live. Thank you, Lord. Thank you, Father, for giving us strength, for your divine protection over our lives, over the lives of our loved ones. Thank you, Father, for providing everything that we need. Thank you, Father, for the privilege that you have sent us gathered together in this place to worship you. Thank you for your grace. Thank you for your mercies. Thank you, Father. Hallelujah. In the name of Jesus Christ, Father, we are here before your holy presence to acknowledge your greatness in our lives, to acknowledge your goodness in our lives, to acknowledge your faithfulness in our lives. Thank you, Father. You are our eternal God, O Ancient of Days. Hallelujah. Glory be to your name. Your name you have exalted above all things. You are our God, our refuge, our strong tower, our rest. Thank you, Lord, for you have been our shield, our protection. Thank you, Father. Glory be to your name. Father, we thank you. Father, in the name of the Lord Jesus Christ, we come and we ask of your cleansing. Search our hearts, Lord. Search our souls. Search our minds. Search every member of our body, Lord. If there's any wicked way in us, in me, Father, cleanse us. Sanctify us, Lord. Purify us, Lord, that there will be no hindrance in our coming before your presence, in our worship to you, in giving our worship and praises to you. Lord, thank you. Thank you, Lord, because according to your word, if we confess our sins, you are just and faithful to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Father, we humble ourselves before you. We thank you, Lord, for the sanctification. We thank you, Lord, for the purification. We thank you, Lord, for cleansing us and for forgiving us. Father, we thank you for your love and great mercies towards your people. Father, as we worship you today, we pray that your Holy Spirit be with us, Lord. Lord, pour down your Holy Spirit upon your people. We pray, Father, that you fill this place with your presence. We pray, Father, that your anointing power be upon your ministers. Give us wisdom, knowledge, and understanding. As we serve your people, Father, as we minister to your people before holy presence, Lord. Father, we thank you, Lord. Bless your people who are here with us. Bless, Father, those who are still coming. Bless our homes. Bless also, Father, this nation of the Philippines. Thank you, Lord, for the government. Thank you, Lord, for every agencies, government agencies that are serving well to your people, to this land. Thank you, Lord, for the peace in this nation. Thank you, Father. Glory be to your name. Father, we thank you for our leaders, from Pastor Dr. William Kumuyi, Mommy Esther, to the leaders globally of Deeper Life Bible Church, and also to other, to universal churches, Lord,
worshiping you. And also to our dear pastor, Pastor Michael Dada, thank you, Lord, for blessing them and continuously anointing them with your power, with your Holy Spirit. Thank you also for each and every minister that will minister today in the pulpit and also before your people. Thank you, Father. Lord, we give you praise, we give you honor, we give you worship and adorations because you alone are worthy of all. In Jesus' mighty name, this we pray, let us all say, Amen! Amen! So, clap, let us give our Lord a big clap offering. Amen! Clap for the Lord, clap for the King of Kings, clap for the Lord of Lords, clap for our Tower of Refuge. Amen. Amen. And so, brothers and sisters, let us just remain standing as we sing the song from GHS number 103. He healed them all. He healed them all, the blind, the lame, the palsied, the sick in body, and the weak in mind. Whoever came, no matter how afflicted, we sure a sovereign remedy to find. His word gave health, his touch restored the vigor to every weary, pain-exhausted frame, and all he asked before, he gave the blessing. Was simple faith in him from those who came. Expectation.
Let's say a word of prayer, please. Let's close our eyes as we pray. Ipikit natin ang ating mga mata at magdasal. Lord, as we search the scriptures today, we ask that you minister to our hearts. Grant us wisdom and understanding. Panginoon, habang kami ay pag-aaralan namin ang search the scripture, Panginoon, bigyan niyo nawa kami ng pag-understand sa aralin ngayon. Grant us clear knowledge of your word in Jesus' name. At hayaan niyo po na maintindihan at ma-absorb po namin ang aralin ngayon sa ngalan ng Amang Hesukristo. Jesus' name we pray. Sa ngalan ng Amang Hesukristo, kami nagdarasal. Amen. You can be seated, please. Praise the Lord. Purihin ng ating Panginoon. Who can remind us of our last week topic? Sino ang makakapagpaalala sa akin kung ano ang pinag-aralan natin nung nakaraang linggo? Last week we studied lesson 99. Who can remind us? Nung nakaraang linggo, pinag-aralan natin ang aralin ng 99. Sino ang makakapagpaalala? Yes, we studied about soul winning. Can we clap for our athlete? At tama nga, pinag-aralan natin ang pag-akay sa mga kaluluwa. We studied about Christ's call to soul winning. What? We studied about Christ's call to soul winning. Pinag-aralan natin kung paano nga ba na naakay ng ating Panginoong Hesukristo ang mga tao. We learned to be fishers of men. Napag-aralan natin kung paano nga ba tayo mangisda ng mga tao. And as we do what God has instructed us to do, we shall be blessed in Jesus' name. At ngayon, habang tayo nag-aaral, tayo ay bigyan ng biyaya ng ating Panginoon sa ngalan ng Amang Hesukristo. Today we shall be studying lesson 100. Ngayon, pag-aaralan natin ang lesson 100. Christ's authority over sickness, death, and sin. Ang otoridad ng ating Panginoong Hesukristo laban sa mga sakit at laban sa mga kamatayan. Before we read our text, we look at the memory verse in Luke chapter 7 verse 16. At ngayon, tingnan natin ang ating memory verse kung saan sa libro ng Lucas chapter 7 verse 16. Can some of our children get the Bible, please? At yung mga bata, pwedeng bigyan ng... Brother Walter, can you also project? Luke chapter 7, verse 16. At buksan natin ang ating Biblia sa libro ng Lucas chapter 7, verse 16. At sinasabi, natakot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan. In English, it said, and there came a fear on all, and they glorified God, saying that a great prophet is risen up among us, and that God has visited his people. Our text is in Luke chapter 7 from verse 1 to 17, but it's a long text. We'll start from verse 1 to 5 for now. Now when he had ended all these sayings in the audience of the people, he entered into Capernaum and a certain centurion's servant who was there unto him was sick and ready to die. And when he heard of Jesus, he sent unto him the elders of the Jews, beseeching him that he would come and heal his servant. And when they came to Jesus, they besought him instantly, saying that he was worthy for whom he should do this. For he loveth our nation, and he hath built us a synagogue. In Tagalog. Brother. Tagalog. Yeah. Ngayon, basahin natin ang ating babasahin, which is Lucas chapter 7, verse 1. Matapos sabihin ni Jesus ang mga ito sa mga tao, pumunta siya sa bayan ng Capernaum. Doon ay isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalita, nagpakita din ng kapangyarihan kung saan nabuhay or binuhay niya ang isang anak ng balo. He also granted pardon to an unworthy
penitent sinner. Siya din ay nagpatawad sa makasalanang nagsisisi. These miracles Christ performs shows His Lordship over us. I said, Christ performed miracles. And ang ating Panginoon ay naggawa ng mga miracle or... The first was the centurion servant. Ang unang-una ay ang centurion. Centurion servant. Alipin ng centurion. Based on our teaching today, and the second was the raising of the widow's son. At ang pangalawa na ating pag-aaralan ay ang pagbuhay sa anak ng balo. And forgiving an unworthy penitent sinner. At yung mga pagpapatawad ng mga nagsisising mga may sala. These miracles Christ performs shows His Lordship over nature, sickness, death, and sin. Itong mga himalang ito na nagawa ay naglalarawan ng kapamahalaan ng ni Kristo para sa mga kalikasan at may mga kamatayan. The miracles and signs and wonders Christ performed attracted multitudes of sinners and many men to Him. At yung mga nagawa nga ng ating Panginoon ay at ang mga himala. Now we as believers in today's world, as Christians, we are commissioned to do what Jesus did. We are graced with the ability to go out there and perform miracles. Para sa atin ngayon na nananampalataya at naniniwala sa ating Panginoon, kailangan nating mamuhay ng kagaya ng ating Panginoong Hesus Kristo. We have been commissioned with a mandate to evangelize the world. Tayo ay ang kailangan nating gawin, itinalaga tayo ng ating Panginoon para mangaral sa mga tao. And while we are also doing this, we should realize that we have been engulfed with the power. It depends on our level on Christianity and how far we have been born again. If you have been possessed with the Holy Ghost, you are protected and able to perform certain miracles. At may iba't ibang mga at may iba't ibang mga antas ang mga tao, at kung kayo ay tunay na napanganak na muli ang ating sa ating ng mga naniniwala. There are consequences of sin, and the consequence of sin is death. May mga kapalit, may mga kabayaran ang kasalanan, which is ang kamatayan. Accompanied with death is also sicknesses. Accompanied with death is also sicknesses. Kagaya na din ng mga sakit-sakit or mga sakitan. And we all know sickness is man's favorite enemy. At alam natin na ang mga sakit sa ating buhay ay gustong-gusto iyon ng kaaway. I shouldn't say favorite enemy, greatest enemy. Yun ay pinakakaaway. Sickness is man's or human's greatest enemy. Ang sakit ay pinakakaaway or mga pinakakaaway ng mga tao. Irrespective of all this, Jesus offered His life. At ayun nga, si Jesus Cristo ay inoffer niya ang kanyang buhay. He offered His precious blood to deliver man from sin and sicknesses. Inoffer ng ating Panginoon ang kanyang buhay para magpagaling ng mga lahat ng mga anyo ng sakit at karamdaman. To escape untimely death and sicknesses, we must be born again and avoid sin. Para hindi tayo magkasakit, kailangan nating i-avoid or kailangan nating iwasan ang pagkakaroon ng kasalanan. How can we avoid sin? What are the three things we must do? Pastor said this on Friday for those that were at the Bible study. We must do three things. This is a question. What are the three things you must do to be void of sin? Ano nga ba ang kailangan nating gawin para maiwasan ang pagkakasala? Nabanggit iyon ng ating pastor
noong Biyernes, may tatlong bagay siyang sinabi. How many of us were here on Friday? Ilan nga ba ang nakapunta ng Bible study? Ilan sa atin? Itaas ang kamay. Brother Jason, can you tell us how can we be free of sin? Paano nga ba tayo makakalaya sa pagkakasala? What are the three things we must do? Pastor told us this over and over again. Ano nga ba yung mga kailangan nating gawin para tayo ay makalaya sa pagkakasala or kung paano tayo ulit maipapanganak muli? Let's clap for Brother Jason. We accept, we confess, and we repent of our sins. Another questions. Sorry. At kailangan nating ang kailangan nating gawin ay kailangan natin tanggapin sa ating puso ang ating Panginoong Hesukristo na siya ay ang ating tagapagligtas. Kailangan nating pagsisihan ang mga kasalanang nagawa. Kailangan nating i-confess ang mga kasalanan. Another question. What are the four things Jesus Christ reigned authority over? Ano nga, isa pang katanungan, ano nga ba ang apat na kapangyarihan na mga nagawa ng ating Panginoong Hesukristo? From the start of the preaching, I said Jesus exercised authority over four things. Who can tell me the four things or even one? Kanina sinasabi natin yung mga bagay na nagawang himala ng ating Panginoong Hesukristo. Ano nga ba yung apat na yun? Brother Jerry, can you tell us one, even one? Brother Jerry. Okay, to save our time, Jesus exercised authority over four things. Ang ating Panginoong Hesukristo ay nagpakita ng apat na himala, kapangyarihan. He exercised authority over nature, sickness, kalikasan, mga sakit, demons and death. At ang mga demonyo, at laban sa mga demonyo, laban sa kamatayan. We go to point number one. Tayo ay pupunta sa unang punto. Christ's power over sickness and disease. Ang kapangyarihan ng ating Panginoon laban sa mga sakit at sa mga karamdaman. Look at a quick text in Exodus chapter 15, verse 26. Tayo ay pumunta sa libro ng Exodus chapter 15, verse 26. I read, and said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and wilt do that which is right in his sight, and will give ear to his commandments and keep all his statutes, I will put none of this disease upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healed thee. In Tagalog, ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipaparana sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. After Jesus returned to Capernaum, after he had delivered what is commonly known as the Sermon on the Mount. Pagkatapos i-deliver ng ating Panginoon, Jesus returned from Capernaum after Capernaum can also be known as Sermon on the Mount. At ang ating Panginoong Hesukristo ay bumalik na sa Capernaum. There were elders of the Jews that met him on behalf of the centurion. A centurion is like a commander of an army. At nakita niya doon ang centurion, so this, or yun ay ang pinuno. The centurion was a powerful man and well connected. Ito ay ang makapangyarihan na pinuno. This centurion also built them a synagogue. At itong centurion na ito
ay ang nag-build or nagbuo. And this act of building a synagogue showed and proved that he was being drawn closer to God, because why else would he build a church or a synagogue? At it, at ang nagawa nga sa kanya is parang napapalip siya ay napalapit lalo sa ating Panginoon. And this centurion had a servant who was ill. At itong centurion na may alipin ito at na may sakit. Fortunately for the centurion, Jesus was on his way to his house, while the centurion also was sending his friends to meet Jesus and si Jesus ay pabalik, pauwi na sa nadapat sa kanyang patutunguhan, pero nasa lubong niya ang kaibigan ng centurion. So the centurion sent his friends and had faith. Even without Jesus being there, he already had faith that him sending his friends to Jesus was going to perform a miracle on his servant. At ang centurion na ito ay meron siyang pananampalataya, kahit na hindi pa niya nakikita si Jesus, siya ay may pananampalataya na, at siya ay naniniwala na matutulungan ng Panginoong Hesukristo sila, alipin na may sakit. He knew how powerful Jesus was, so he sensed the unworthiness of even having Jesus in his house. At dahil nga alam niya kung gaano kalaki or kung gaano makapangyarihan si Hesukristo. But the most important thing was that he had faith. At ayun nga, pinadala niya yung kanyang mga kaibigan para imbitahan si Hesukristo sa kanila. Pero ang pinaka-importanteng bagay na meron siya ay ang kanyang pananampalataya. And with his faith, God was able to perform his power over sickness and disease in the life of his servant. At dahil sa kanyang pananampalataya kay Hesukristo, ang ating Panginoong Hesukristo ay nakagawa ng himala para laban sa mga sakit at mga karamdaman. The centurion's acknowledgement that Jesus only needed to speak the word was in agreement with the scriptural declaration in Psalm 107 verse 20. At ang sinabi ng centurion ay ang mangyayari lamang iyon dahil nga sa scripture na kanyang nabasa. In Psalm 107 verse 20, he said, "He sent his word and healed them and delivered them from their destructions." At sa salita lamang na kanyang pahatid, sila ay gumaling at naligtas sila. At sa kapahamakan, sana ay darating. Sicknesses are the reasons why men fall. Ang mga sakit at karamdaman ay isa sa mga rason kung bakit nga ba nadadapa ang tao. Sickness can also be known, aside from the medical term or whatever, sickness is the absence of either physical, emotional, mental, or psychological state of mind. At ang mga karamdaman nga ay yun yung mga sinasabi, iba't ibang karamdaman kagaya na lang sa mga physical, sa mga kanilang kaisipan. Bad hygiene causes sickness. Ang hindi pag-aalaga sa kanilang sarili or bad hygiene ay isa sa mga nagkukos ng mga pagkakasakit. Poor diet causes sickness. At kapag hindi maganda ang inyong mga nakakain, isa din yon sa mga rason kung bakit tayo nagkakasakit. Lack of exercise causes sickness. Kung hindi kayo nag-exercise or ehersisyo, isa din yon sa mga nagkukos ng sakit. Lack of rest and sleep and many more ignorance cause sickness. At kung hindi kayo nakakapagpahinga ng maayos at madami pang rason, yun ang rason ng pagkakasakit. Irrespective of all these causes of sickness that we all know in today's world, the main cause of sickness is sin. Ang madaming pang rason kung bakit tayo nagkakasakit. Pero
ang unang-unang rason kung bakit tayo nagkakasakit ay ang pagkakasala. Sin is the main cause of sickness. Ang pagkakasala ay pinakauna na rason kung bakit tayo nagkakasala. Let's look at Psalm 107 verse 17. Tayo pumunta sa mga awit, 107 verse 17. Fools, because of their transgression and because of their iniquities, are afflicted. May nangagagsakit dahil sa kanilang likong pamumuhay dahil sa pagsuway at dinadanas nila'y mga kahirapan. Fools, because of their transgression. Dahil sa kanilang mga pagsuway. And because of their iniquities, I afflicted. At dahil sa kanilang mga likong pamumuhay at mga pagsuway. So before we went to 2.1, I told about how we can avoid sin, how we can repent from sin. And if we avoid and repent from sin, we're going to be free of sickness and death. Bago tayo magtapos sa unang punto. Before I went into 2.1, I talked about how we can avoid sin and how we can be free from sin. Tinuro sa atin kung paano natin maiiwasan ang pagkakasakit. Because when we are free from sin, we are automatically free of sickness and death. Bago tayo gumaling, kailangan tayong mag... Brother Jerry, what's the main cause of sickness? Ano nga ba ang unang-unang rason or mga dahilan ng pagkakasakit? What's the main cause of sickness? Ano nga ba ang unang rason kung bakit tayo nagkakasakit? Can you tell us what's the main cause of sickness? Sister Warren, the kids, can somebody tell us what's the main cause of sickness? Sa mga bata, may makakasagot nga ba kung ano nga ba ang rason kung bakit tayo nagkakasakit? Ang unang-unang rason kung bakit tayo nagkakasakit ay ang mga kasalanan. We go to point number two. Tayo ay pupunta sa pangalawang punto. Christ's authority over death. Ang kapangyarihan ni Kristo laban sa kamatayan. Our text is from Mark chapter 5, from verse 35 to 43. Ang ating babasahin or ang ating talata ay manggagaling sa Mark chapter 5 from verse 35. Marko 5:37 to 43. And yet, while he yet spake, there came from the ruler of the synagogues, from the synagogue's house. While he yet spake, there came from the ruler of the synagogue's house, certain which said, "Thy daughter is dead. Why troublest thou thy master any further?" And as soon as Jesus heard the word was spoken, he said unto the ruler of the synagogue, "Be not afraid, only believe." And he suffered no man to follow him, save Peter and James and John, the brother of James. And he cometh to the house of the ruler of the synagogue, and seeth the tumult, and them that wept and wailed greatly. And when he was come in, he said unto them, "Why make ye this ado and weep? The damsel is not dead, but sleepeth." And they laughed him to scorn. But when he had put them all out, he taketh the father and mother of the damsel and them that were with him, and entered in where the damsel was lying. And he took the damsel by the hand and said unto her, "Talitha kumi," which is being interpreted, "Damsel, and I say unto thee, arise." And straight away the damsel arose and walked, for she was of the age of 12 years, and they were astonished with great astonishment. And he charged them straightly that no man should know it, and commanded something should be given her to eat. At from verse 35. At sa Tagalog ng Marko chapter 5 verse 35, habang nagsasalita pa si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo
Patay na po ang inyong anak. Huwag na po ninyong abalahin ang guro, sabi nila. Ngunit nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. At hindi pinayagan ni Jesus na sumama sa kanya ang mga tao, maliban kina Pedro at ang mga kapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ni Jairo, nakita ni Jesus na nagkakagulo ang mga tao, may mga nagiiyakan at nananganghoy. Pagpasok niya ay ang kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at bakit nagiiyakan? Hindi patay ang bata, siya'y natutulog lamang. Dahil sa sinabi niya, pinagtawanan siya ng mga tao, subalit pinalabas niya ang lahat maliban sa tatlong alagad at mga magulang ng bata at pumasok sila sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi, talitha kum, na ibig sabihin, ineng, bumangon ka. Noon di bumangon ang bata at lumakad at labis na namangha ang lahat at ang batang ito'y 12 taong gulang na. Mahigpit na ipinagbilin ni Jesus na huwag nilang sasabihin kanino man ang nangyari pagkatapos inutos niyang bigyan ng makakain ang bata. Because we don't have much time, I will try to summarize. From our verse, we can see that Jesus performed the miracle of raising somebody from the dead. Dahil nga sa ating oras, isa-summarize ko na lang ang ating mga aralin. At kung makikita, kung narinig natin sa ating mga binasang He came from the synagogue to their house and their daughter was dead. They were crying and wailing. And he told them, why are they crying? She's not dead. She was just sleeping. At ayun nga, si Jesus ay pumunta sa sinagoga. At sinabi nila, bakit kayo nag-iiyakan at bakit kayo nagkakagulo? There are other instances of Jesus performing miracles like that in the Bible, like raising Lazarus from the dead. Meron ding ibang kapangyarihan na ginawa ang ating Panginoon, kagaya ng pagkamatay ni Lazarus, binuhay niyang muli. In the text we just read, Jesus Christ showed and displayed His authority and sovereignty over death. At sa ating mga nabasa na talata, makikita natin doon ang kapangyarihan na ginawa ni Kristo para sa pagpapagaling ng mga may sakit. These miracles of Jesus Christ performing miracles of raising people from the dead also revealed Christ as the resurrection and the life. In today's teaching, Jesus Christ having power over death teaches us as believers not to be afraid of death physically. At sinasabi dito sa ating aralin na huwag tayong matakot sa physical na kamatayan. It teaches us to remain faithful to the end and so that we can be able to partake in the resurrection. At nagtuturo ito para tayo ay makabahagi sa mga pagkabuhay ng muli. You know, the last day when the trumpet sound, the dead shall rise again and all, you know, you go to heaven. At kung alam ninyo na tayo ay nasa mga huling araw na, at kapag tumunog ang trumpeta, babangong muli ang mga patay. Lastly and most importantly, when we all have loved ones, family members who have died, we should not be overwhelmed by sorrows and sadness just because they have died. At ang huli, ang ating mga minamahal na mga minamahal na tao, kapag sila ay nangamatay, huwag tayong masyadong magpakain sa kalungkutan. We should not be discouraged because they have left us from this world, because they shall resurrect on the last day.
At huwag tayo ding ma-discourage dahil sinasabi sa atin na sila'y muling mabubuhay sa pagtunog ng trompeta. We pray that God would perform these miracles in our life in Jesus' name. At pinagdarasal natin na ang ating Panginoong Hesukristo ay magbigay or maggumawa ng mga himala sa ating buhay sa ngalan ng Amang Hesukristo. Point number three, Christ's authority over sin and its consequences. At sa ating puntong pangatlo, ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo laban sa mga kasalanan. Christ's authority over sin and its consequences. Laban sa mga kasalanan at sa mga resulta nito. Simon was a Pharisee who invited Jesus to have a feast in his house. Si Simon ay Pariseo na kung saan siya ay ang nag-imbita sa ating Panginoong Hesukristo sa kanyang bahay. This certain Simon, the Pharisee, didn't really believe in Jesus. Si Simon na Pariseo ay hindi siya naniniwala kay Jesus. He didn't believe in Jesus as a performer of miracles. Hindi siya naniniwala kay Jesus na siya ang makakagawa ng mga himala. No, as a prophet. At sa mga propeta. But Jesus Christ accepted his invitation. Pero si Jesus ay tinanggap pa rin ang kanyang imbitasyon. Because irrespective of what Simon believed or not, Jesus Christ had his authority. Ang ating Panginoon ay irrespective of what Simon thought about Jesus Christ, Jesus Christ didn't mind all that because he still had the authority. At hindi nga inisip ng ating Panginoong Hesukristo kung ano ang iniisip laban sa kanya. And this particular act of Jesus Christ. At itong this particular act of Jesus Christ. Itong kaugalian or ang mga ginawa ni Jesus demonstrate his undiscriminating attitude. Meron siyang trait or may katangian siya na hindi nagtatangi. He didn't mind about the, he didn't discriminate them, but he still performed miracles and saved them from their sins. Hindi siya nagtatangi pero nag-perform pa din siya or nagpahayag pa din siya ng mga himala. Let's look at Luke chapter 19. Tayo pumunta sa Lucas chapter 19. Luke chapter 19 from verse 10. 19 from verse 10. Yes. Luke 19:10. For the Son of Man is come to seek and to save that which is lost. At sinasabi sa Lucas chapter 19 verse 10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Jesus Christ came to save Peter, but Peter didn't even realize. He didn't really believe in Jesus, but Jesus Christ still saved him. Si Jesus ay pumunta para iligtas si Pedro. Simon failed to show Jesus the usual marks of hospitality by washing his feet. Simon failed to show the usual hospitality by washing Jesus' feet. Hindi si Simon ay hindi nagpakita ng pagsamba kagaya ng paghugas sa paa. And as Jesus was in Simon's house, it was a sinful woman that came and brought a bowl of water and washed Jesus' feet. At nung si Jesus ay pumunta nga doon sa bahay nila Simon, ang makasalanang babae ang nagdala ng pabango para hugasan. The Bible made us know that this woman was a notorious sinner. At dati ang babaeng iyon ay ang makasalanang babae. Probably not as notorious as Simon, but she came with an alabaster oil and even after washing his feet, she anointed his feet. At siya nga ang nagdala ng mga langis. In that type of gathering where Jesus was, Simon was, nobody expected this sinful woman
to come and show that gesture. At yung babaeng ito nga ay ang nagpakita or nagdala ng langis at ipinahid iyon sa paa ng ating Panginoong Hesukristo at walang sino man ang nag gumawa ng ganon kay Jesus. Because she was a known sinner to all of them over there. At dahil nga siya ay kilala na makasalanan. Her coming forward to do what she did by washing Jesus' feet and anointing it with the alabaster oil shows courage and determination. At yung ginawa nga ng babaeng ito ng pagdala ng langis at ang pagpahid sa paan ng ni Hesukristo ay nagpapakita ng courage and determination. At determination. Courage and it showed courage and determination which she sought for forgiveness. At ang pagpapakita ng courage at determination ay ang parang paghingi ng pagpapatawad. Apparently, when she was doing this, she was weeping. And weeping was an expression of deep repentance. At ang babaeng ito ay umiiyak. Nagpakita ng matinding pagsisisi. The Pharisees showed nothing but contempt for sinners. Ang pariseo na ito ay nagpakita ng paghatol sa mga makakasalanan. Simon was self-convinced that if Jesus knew her real character, he won't pay attention to her, he would just abandon her because she meant nothing. That's what Simon thought. Kung ang sa pag-iisip ni Simon ay hindi alam ang ni Jesus ang babae. Because it was presumed that Jesus would not be performing ceremonial uncleanliness. Dahil nga ang nasa isip nila ay si Jesus ay hindi magpapakita ng mga himala. The self-righteous attitude by the Pharisees and Simon is roundly condemned in the scriptures. Ang ugali ng pariseo na pagiging makasarili. What? The self-righteous attitude of the Pharisees and Simon is roundly condemned by the scriptures. At ang pagiging makasarili ay ang mga banal at matuwid sa sarili ay hindi iyon tama. While Simon was musing and was amused in his heart that if Jesus knew who the sinner was, he wouldn't pay attention to her. At si Simon nga kung paano ang kanyang ugali, hindi siya bibigay ng atensyon. Christ knew Simon's thoughts and that's why he forgave the woman of her sins right there in Simon's house. At dahil nga si Hesukristo ay nakita niya or nalaman niya or alam niya ang babaeng ito ay nagpapakita ng pagsisisi, sa oras din yon ay pinatawad niya ito. This particular act shows Christ's authority over sin. Ang nagpapakita or nagpapahiwatig ng pagpapatawad ni Jesus sa mga makasalanan. The fact that all men are lost except that if they come imposes a mandate on believers. The fact that all men are lost except they come to Christ. Ang mga tao ay naligaw ng landas. It imposes a divine mandate on believers to take the preaching of the gospel into their hand. At nagpapakita iyon ng pagsunod sa mga utos. Our teaching is telling us that as Christ has had power over sin, he has had authority over sin, sickness and death, we also as believers can replicate the same thing in our life. At ang ating mga aralin ngayon na kung saan nagpapakita ng kapangyarihan laban sa mga sakit, laban sa mga karamdaman, mga kamatayan at mga kasalanan, naway tayo din ay magkaroon ng paniniwala na meron tayong kapangyarihan laban sa mga sakit, laban sa kamatayan, laban sa mga karamdaman at kasalanan. Along the line, we might need the Holy Ghost, we might need the Holy Spirit, you know,
to accompany us, to guide us, to like add more fire into what we are doing. At kakailanganin natin ng banal na espiritu para iyon, para magawa natin iyon. And as we do this, we pray that God will grant us the grace to be overcomers in Jesus' name. At ang ating, at habang ginagawa natin ito, naway bigyan tayo ng ating Panginoon ng biyaya at pagpapala sa ngalan ng Amang Hesukristo. Let's rise up and pray. Tayo tumayo. Praise. In Jesus' name, amen. Let us first be seated because, praise the Lord, let us be seated first. I just want to elaborate things with regards to the topic. Thank you to our teacher, Teacher Joseph, because according to our search the scriptures, hello, amen. Are you listening? Are you still there? Yeah. Amen. Our topic from lesson 100, it's about Christ's authority over sickness, death, and sin. Ibig sabihin, Christ has an authority over, si Kristo ay merong kapangyarihan, meron siyang kapamahalaan, authority, sa mga sakit, whatever sicknesses you have, whatever diseases you have, name every sickness, name every diseases, Christ has a power to heal you. Amen. And then whatever, it also says here in our topic, Christ's authority over death. And we have already studied from the book, from the scripture, that Christ has power to raise up dead people. Amen. And also, Christ also has power to forgive us from all our sins, from all our iniquities, from all our transgressions. Now, mga kapatid, what the topic wants to explain to us, you know, this verse, actually, the verse from Luke chapter 7, can we flash it, please? Luke chapter 7, verses 1 up to 10. I'd like to read it because there is a text there. Can you please flash first the verse 8? Verse 8, please. Luke chapter 7, verse 8. It says there, "For I also am a man set under authority, having under me soldiers, and I say unto one, go, and he goeth, and to another, come, and he cometh, and to my servant, do this, and he doeth it." Please, Tagalog. Verse 8, Tagalog. "Ako po ay nasa ilalim ng mga nakakataas sa akin, at may nasasakupan naman akong mga kabal. Kapag sinabi ko sa isa, pumunta ka roon, pumupunta siya. At kapag sinabi ko naman po sa isa, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko po sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa niya iyon." And so, this scripture, this text really impacted or really touched my heart. Because why? This text shows a great faith, no? Of a certain Roman centurion. Amen. Roman centurion, according to our to the message, is an authority official, high-ranking official in during the Romans era. And he has also people under him. Siya ay isang mataas na official na kung saan meron siyang nasasakupan, meron siyang mga kawal under him. He has soldiers under him. And so, in this scripture, we are being shown that this man who has an authority over many people and also was under authority of another above from him, no? Siya din ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng mas mataas sa kanya. Halimbawa, let's say here, no?
the president, no? So this is a simple example, the president, and then the vice president. And then let's say the vice president has a need. But then the vice president, because he has also many people under him, like governors, like other people, he can actually even say to his under or his servants, go, and they will go. Kapag sinabi ng vice presidente na go, do this and do that, then the people under him would do the things that he had commanded. And then, but then, the vice president still has a boss, which is the president. Nakukuha nyo? Are you getting me? And so, that's why in this text, it was telling us that the centurion, Roman centurion, he also was under a superior. He has also a superior, but then he also has servants under him. And so, this here, it shows, because the Roman centurion, yung Romano na centurion, he has a sick servant, very sick. And that servant was very loved to him. He dared his servant. And so, he was sick. And so, let us read from verse 1, please. Luke chapter 7, verse 1. I will read it in English and then in Tagalog. When Jesus had finished saying all these things to the people, he went to Capernaum. A Roman soldier there had a servant who was very dear to him. The man was sick and about to die. When the officer heard about it, nung narinig niya ang patungkol kay Jesus, he sent some Jewish elders to ask him to come and heal his servant. They came to Jesus and begged him earnestly, "This man really deserves your help." They are telling to Jesus, "This man who's asking for help from you really deserves to be helped. He loves our people and he himself built a synagogue for us." So verse 6, so Jesus went with them. So when upon hearing that these Jewish leaders, that Jesus wanted them to come to the centurion's place, so he went with them. And so while walking along, going there, verse 6, sabing ganito, so Jesus went with them. He was not far from the house when the officers sent friends to tell him, "Sir, don't trouble yourself. I do not deserve to have you come into my house. Neither do I consider myself worthy to come to you in person. Just give the order and my servant will get well. I too am a man placed under the authority of superior officers, and I have soldiers under me. I order this one, go, and he goes. I order that one, come, and he comes. And I order my slave, do this, and he does it." Wow. So, he was telling Jesus that, "Lord, please do not come to my place because I am not worthy." He was really humble and acknowledging himself that he is unworthy that the Lord Jesus would come under his roof. That's why he was telling, sinasabi niya, "Panginoon, wag ka na pumunta sa bahay ko because ako ay marumi, ako ay hindi karapat-dapat, ako ay makasalanan." Sabi niya ganun, "I am a sinner. Please do not come to my house." But you know what amazes, what the Lord Jesus was surprised with was with the word that came out from the centurion's lips that he sent through his servant. What did he tell? Ano ang sinabi niya? Sabi niya ganon, verse 8, sabi niya, "Pumunta ka ro up. Kapag sinabi ko po sa aking alipin, gawin mo ito, gagawin ko." And then he told him that sabihin po lamang ninyo sa verse 7, "Ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo, ngunit sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking alipin." 7, "Neither do I consider myself worthy to come to you in person.
just give the order and my servant will get well. Wow! Just give the order. Di ba kapag sinabi sa atin, when we have very simple example, let's say our mother or our teacher, students, our teacher, when our teacher will tell us, tomorrow we will do the activities, the certain activities, you have to do your homework. And then what do? You do your homeworks, di ba mga kabataan, the students, di ba, you do your homeworks. By what? By just the teacher telling to you and you obey. This one, itong tao na to, he has authority. And so he was telling the Lord with all faith that, Lord, you don't need to come to my roof because I am not worthy. You just tell the word. Tell the word. Just speak the word. And my servant will be healed. Wow! What a faith that even the Lord Jesus Christ was amazed. No? Because he has power over sickness. He has power over sin. He has power over death. And so whatever you ask for in the name of Jesus, it will be given to you if you have faith. Amen. And so mga kapatid, I would like us to also see the Lord Jesus has the overall power. Ephesians chapter 1 verse 21. God our Father has given the authority, overall authority to our Lord Jesus Christ. Ephesians chapter 1 verse 21. Epeso chapter 1 verse 21. It says there, Christ rules there above all heavenly rulers, authorities, powers, and lords. He has a title superior to all titles of authority in this world and in the next. Wow! Sabi niya, mula roon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari. He was superior. He was the overall. Sabi niya ganun, he is the overall. Sabi niya ganun, sa lahat ng paghahari, all rules, rulers, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa sa lahat. Hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating na panahon. So, Christ Jesus has the overall authority. That is why whatever we ask for in the name of the Lord Jesus, we come before the Father through Christ the Lord Jesus. Because Christ has all the authority. He will give to us. And whatever we ask for in the name of Jesus Christ, He will give to us. Amen. Amen. And so, even Philippians chapter 2, verses 5 and 6. Philippians chapter 2. I just want to emphasize the power, the authority, and the supremacy of the name of the Lord, the power of the Lord. It says there, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus, please. He always had the nature of God, but he did not think that by force he should try to remain equal with God, please. Instead of this, of his own free will, he gave up all he had and took the nature of a servant. He became like a human being and appeared in human likeness, please. He was humble and walked the path of obedience all the way to death, his death on the cross, please. 9. For this reason, God raised him to the highest place above and gave him the name that is greater than any other name, please. 10. And so, in honor of the name of Jesus, all beings, lahat ng nasa langit, all beings in heaven, on earth, and in the world below, will fall on their knees. 11, please. And
all will openly proclaim that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Amen. So, ang Panginoong Jesus, siya ang overall Lord. So, we, as His people, we also were granted that authority because we are His children. And so even Ephesians, can you please, Ephesians 1, naniniwala ba kayo na meron tayong kapangyarihan? Do you believe that we have that authority given to us? Huh? The same authority that God gave to Jesus Christ to heal the sick in the name of the Lord Jesus Christ. We have authority. And then I would like us to read Ephesians chapter 1, verse 18. Ephesians chapter 1 verse 18, sabing ganito, I ask that your minds be opened to see His light so that you will know what is the hope to which He has called you, how rich are the wonderful blessings He promises His people, 19, and how very great is His power at work in us who believe. This power working in us is the same as the mighty strength, please, which He used when He raised Christ from death and seated Him at His right hand in the heavenly world. Tagalog, please. 18. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. 19. At kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos din sa atin. Anong sabi? Ang kanyang kapangyarihan, di masukat na kapangyarihan na kumikilos din sa atin na mga nananalig sa kanya. Ang dakilang kapangyarihan ding iyon, please, ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. So, tayo ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. And so, the prayer of Apostle Paul that God would open the eyes of our understanding that we would be able to know the hope of from which we are being called. No? So, yun, mga kapatid, at that is the authority. Jesus has the authority. I am the way, the truth, and the life. His word tells us He has authority over death. He has authority over sicknesses, over infirmities, over afflictions. Every trouble, even demon possessions, He has authority over in heavens, in earth, and even underneath the earth. Overall. Kaya yung mga demonyo, that's why demons are being, they are trembling whenever we pronounce the name of Jesus. So there is power in the name of Jesus. Amen! Amen. That's why, mga kapatid, we need to exercise that power to open the eyes of our understanding. Apostle Paul was praying. Open the eyes of understanding and let us know it to ourselves that Christ gave us the power. Oh, hindi tayo, we would not be ended crying and crying and crying, oh, I'm loser, I'm loser, I'm loser. No! God created us to be victorious, to be an overcomer. That power that Christ has, God also gave to us. That's why we have to practice that power. Mga kapatid, do you have that power? Don't you believe that you have power? Huh? You have power. Kapag pinato niyo yung kamay niyo, when you lay on your hand to the sick, they will be healed. Practice that faith. Praise God. Amen. You know, this is a testimony for the glory of the Lord. I was privileged that one time I was sleeping with a person, my family member, one of my family members, though.
And then, I was praying then, but that person was sleeping beside me. And so, while I was praying, there was an urge in my heart that was telling me, hold his hand and pray for him. So, because I don't want to waken him up by snatching his hand, I just slowly hold his hand because he was sleeping that time. So what happened? I prayed for him, that person. And so while praying for that person, suddenly that person, waken up. He was telling like that, no? So it's like he was a little bit afraid. And then I quickly removed my hand. And then he did not even notice that I prayed for him. So, that person was telling me, I asked that person, what happened? And he told me, I was falling down the deep of the ground. I was, nasa ilalim ako ng lupa, sabi niya ganon. And I was falling down into the dark ground because nandun daw siya sa ilalim ng lupa. And he was falling, and he could hardly breathe. But then, he saw a hand grabbing him up, and that's why he was able to breathe well. And so, mga kapatid, yung tao na yun, natutulog siya, sinabi sa merong nag-lead sa akin na ipanalangin siya. Nung pinalalangin ko siya, sinabi niya sa akin pagkatapos niya magising na yung nahuhulog siya doon sa ilalim ng kalaliman, sa lupa, and then hindi siya makahinga, masyadong madilim. And then may isang kamay daw na humila sa kanya, kaya nakaahon siya. So mga brothers and sisters, by God's grace, and to the glory of the Lord, I want us, I am telling you this to be able for you to be encouraged and to be able for you to understand that each and every one of us who are called by His name, by the name of the Lord Jesus Christ, has power. That man did not know that I prayed for him, and I did not know even that that person was in the middle of nightmare. Diba? Hindi ko alam na yung taong yun na nananaginip na pala ng masama. But then the Holy Spirit led me to hold His hand and pray for him. And so we have power. So keep your prayer lives. No? Lit up, light up. Arise, shine. For the light has come and the glory is risen upon you. Amen. Isaiah chapter 60, verses 1 and 2. Amen. And so, mga kapatid, let us rise up. Let us acknowledge the power of the Lord. Let us acknowledge the authority of the Lord in our lives. He has authority over sicknesses. He has authority over death. He has authority to forgive our sins. Acknowledge also, my brothers and my sisters, that we are being blessed by God to also have authority over the works of evil. That though evil can harm us. Kilalanin mo din, kapatid, na binigyan ka ng Panginoon ng kapangyarihan laban sa lahat ng masama, at walang masama na makapananaig sa'yo. As long as you abide in Jesus, obey His words, you have faith. Amen. And so, mga kapatid, in the name of the Lord Jesus, that power be upon us. In Jesus' name, amen. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. And mga kapatid, let us remain standing for the praise and worship.
Sige po, palakpakan natin ng malakas ang Lord natin. Everybody shout praise the Lord! Ganda ng ating STS, no? Every sicknesses and diseases is on under the authority of Jesus. Amen? Amen po? Amen po? Kaya, alam naman natin that there is a law of health. Habang tayo'y tumatanda, ang karamdaman ay dumarating. But don't worry, because everything is in the hands of God. Amen? Sabi nga kanina, if we have sickness because of our sin, the name of Jesus will going to heal us. Amen po? Amen po? Handa na ba tayo magpuri sa Lord natin? Alam nyo, bago tayo umawit ha, may isa po akong kapatid na worship leader. Sabihin nyo, worship leader. Nag-lead siya ng worship sa church nila, okay? Mayroon pong umattend na naka-wheelchair. Alin naka-wheelchair kasi stroke, hindi makalakad. Alright? So, yung pastor nila halos hindi na po makapag-preach because of their worship, the outpouring of the presence of God. Alam po ninyo, when the presence of God came down because of their worship, sabihin nyo, worship. Worship. Sa ating pag-worship, as we worship the Lord, the presence of God can come. Amen. And when the presence of God came, alam po ninyo, nangyari doon sa time na yon nang nag-worship sila, yung naka-wheelchair po na umattend. Listen, are you listening? Amen. That person who come to the church sitting on his wheelchair, he go home walking. Hallelujah. Amen. Hello. Hindi yata nila na-gets. Yung tao po na pumunta sa church na naka-wheelchair, dahil sa pag-worship, bumaba ang presence ng Lord, pinagaling ng Lord yung taong yon. That person sitting on the wheelchair during the worship time, the presence of the Lord came down, the glory of the Lord came down, and that person was healed. Our ESTA says, all sicknesses and diseases is under the authority of God. Amen. That's why this morning, let us worship the Lord, anuman ang ating nararamdaman, anuman ang ating situation, what would be our encounters every day, problem, all kinds of bad situation, the presence of God will going to find a way for you and me. Amen? Amen. To make us better. Amen po? Amen. Sabi ng ating awitin mamaya, can you reveal our song? Sabi dito, kung si Jesus ang lahat sa buhay, sabi dyan, problema may dumarating ay kanyang lulutasin. Amen! Hello! Amen. Ang problema po ay nandyan lang, but when the presence of God came, all problems, all trials, all circumstances can be disappear. Amen po? Amen. Sige po, palakpakan natin ang Lord. Come on! Hallelujah! Sige po, hallelujah. Habang tayo umawit, may mga kamay pa tayo. Can we use our hands to clap? Hallelujah. Sabi ng song, si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Lord God, we worship you in this place. Come on, sing with me. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Come on, sing it out. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Problema'y dumarating, problema'y dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Awitin natin muna. Si Jesus ang lahat sa buhay. Come on, sing it out. Yes, Lord. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Problema, problema ay dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Come feel my word. Come feel my word.
sandigan. Si Kristo ang sandigan, di magigiba. Si Kristo ang sandigan, di magigiba. Kasintatag ng kapundukan, di magigiba. Sing it again! Sabayan niyo po ako, si Kristo ang sandigan. Si Kristo ang sandigan, di magigiba. Si Kristo ang sandigan, di magigiba. Kasintatag ng kapundukan, di magigiba. Come fill my world! Come fill my world! Come fill my life! Come fill my life! Come take my hands! Come take my hand! And walk with me! And walk with me! Come on, let's sing together! Come fill my world! Come fill my life! Come take my hands and walk with me. Come on, let's sing the song. Buhay, buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Ulitin natin, isigaw natin, buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay kailan. Awitin natin ng sabay-sabay, hallelujah! Awitin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Awitin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay. Let's sing it in English together. Sige po, sabayan niyo ako. Alive, alive, alive forever. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forever. My Jesus is alive forevermore. Sing it again. Sige po, lakasan natin. Come on, let's sing together. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forever. My Jesus is alive forevermore. Let's sing together. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Hallelujah. Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah. Sing hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah. Sing hallelujah. My Jesus is alive. Come fill my world. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Walk with me. And walk with me. Sing it again. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. And walk with me. God's not dead, He's alive. 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 I can feel Him all over me. Once again, let's shout it out. God's not dead. God's not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. I can feel Him all over. I can feel Him in my hands. Come on, sing with me. Sabay-sabay tayo. I can feel Him in my hands. I can feel Him in my heart. I can feel Him in the church. I can feel Him all over me. Sing it again. I can feel Him in my hands. I can feel Him in my hands. I can feel Him in my heart. I can feel Him in the church. I can feel Him all over me. Once again, God's not dead. God's not dead. He is. Yes, Lord, You are alive forever. He is alive. God's not dead. He is
is alive. I can feel Him all over. I can feel Him in my hands. Come on, sing with me. I can feel Him in my hands. I can feel Him in my heart. In the church, I can feel Him all over me. I can feel Him in my hands. I can feel Him in my hands. I can feel Him in the church. I can feel Him all. Once again, beloved, sing it again. I can feel Him in my hands. I can feel Him in my heart. I can feel Him in the church. I can feel Him all. Come on, once again, sing it again. I can feel Him in my hands. Feel Him in my heart. Feel Him in the church. I can feel Him all over. God is here. God is here. See the word. I can feel Him in my hands. Lord, move to your people, Lord. I can feel Him all over me. God's not dead. He's alive. God's not dead. He is alive. God's not dead. Amen. Father, I'm praying to these people in front of you, Lord. Alive, I can feel Him all over. Come fill my words, lakasan natin. Come fill my words. Come fill my life. Yes, you are. Come take my hand and walk with me. And walk with me. Whoa, come fill my world. Come fill my world. With me, sing it again. Come fill my world. Come fill my world. Come fill my life. Come fill my hand. Walk with me. Sing it loud. Sing it loud. Come fill my world. Come fill my take my hand. Minsan palakasan natin. Come feel my world. Come feel my world. Come feel my life, Lord. Come take my hand. Once again, for the last time. Come feel my world. Come feel my world. Come take my hand, walk with me. Palakpakan natin ang Panginoon. Yes, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Father, always fill us with your presence, Lord. Sige po, taas natin mga kamay natin sa Panginoon. Always remember, don't forget it. Once you lift up your hands before the presence of God, it means you humbly come before Him. Ibig sabihin, nagpapakumbaba ka. Apostle James says, God hates the proud and gives grace to the humble. Galit ang Diyos sa mga mapagmataas, ngunit binibiyayaan niya ng saganang biyaya ang mga mapagpakumbaba. And as we lift up our hands before the presence of God, we emphasize that we humbly come before Him. Hallelujah. Nagpapakumbaba po tayo sa harapan niya. Lord, look on your people. Let your people inside this room of worship, Lord God, found.